to Jang's Journal. So before we start the vlog for today, gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys for being so supportive. Kasi ngayon meron na tayong 1,100 plus subscribers. So thank you so much. So the topic that we are going to talk about today is requested by some friends, actually Echicera friends na nakikialam sa love life ko. So, pag-uusapan natin ngayon ay ang pros and cons ng pagiging single. So, disclaimer lang kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho ng experiences sa buhay. So, ang mga i-share ko today ay yung based on my own experience being single. So, gusto kong mag-start sa cons, maiba lang. Okay. So, number one sa list ko is feeling na pag-iiwanan. So, based on my experience kasi, halos lahat ng kabatch ko, I'm 28 years old, so halos lahat sila nakapag-start na ng pamilya, may mga kasal na, may mga anak na. So, parang, I'm feeling left out. Ayun na nga, I'm seeing my friends na nagpo-post ng about sa husband nila or sa babies nila, pero, ayun lang, yung feeling ba na meron na sila noon, ako wala pa. Pero, life is not a race naman, diba? We should just wait for our time. So, secondly, dito na pumapasok yung self-doubt and insecurities. So, ayun nga, ang tagal ko na kasing single, 5 years na. Minsan, 5 years nga ba? Oh yeah, 4 years going 5. So, ayun, minsan naiisip ko na, wala bang nagkakagusto sa akin? Pangit ba ako? Hindi ba nila ako gusto dahil tumaba ako? Ganun. Parang, ayun lang naman. Minsan kasi dumadating tayo sa ganyang phase na medyo nagde-doubt tayo sa sarili. Pero tuwing dumadating ako sa ganung phase, tinitingnan ko lang ulit to, yung tattoo ko na I am enough the way I am. Ayun. Then, bigla ko na lang na-realize ulit na yeah, I'm enough the way I am talaga. And I am beautiful in my own way. Kasi alam ko naman na meron pa rin tao na darating na makaka-appreciate ng ganda na meron ako. Ito nakakatawa. Third on my list is kamag-anak. Alam niyo yung every family reunion or kahit anong event na magkita-kita kayo. Tapos syempre chika-chika, ganyan. Tapos bilang may eksena na, oh, kailan ka mag-aasawa? Kailan ka magpapakilala ng boyfriend ulit? Kailan ka mag-aanak? Tumatanda ka na, blah, 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 blah. Ayun. So, nakakatawa. Talagang sobrang totoo to kasi lagi ko to na-experience every family reunion. Every January 2 ng taon. So, peace po sa mga tito and tita ko na lagi ako tinatanong ng mga ganitong bagay. Chill lang kayo, darating din yan. So, the fourth on my list might be sensitive para sa mga conservative nating friends dyan and viewers, lalo na sa mga minors. So, I have S life. So, alam niyo na kung ano yung S life na yun. Siyempre, wala kang relationship eh. Single, 5 years na single. Excuse me. So, ibig sabihin, 5 years na rin akong wala nun. Alam mo yung, inaasar na nga ako ng mga friends ko na, oh, ano na, baka may agyo na yan, sarado na yan, blah, blah, blah. So, ayun, nakakatawa. Though, ako nga sa sarili ko, hindi ko problema eh. Actually, problema pa ng ibang tao talaga para sa akin. So, ayun, funny lang na, okay, wala ako nun. Gagawin natin, pilitin natin. So, marami nagtatanong sa akin, how do you cope up with that thing? Parang naisip ko, oh nga, no, 5 years ko na siyang hindi ginagawa. So, paano nga ba? Wala. As in, kapag naramdaman ko yung urge to do that, dinadivert ko yung attention ko. Parang, okay, manonood ako ng movie, Netflix, ganyan, YouTube. So, ayun, ganun lang, simple lang. So, those are the 4 cons of being single. So, syempre, hindi naman puro cons. Meron din tayong pros. And, let's start. So, number one on my list sa pro ng pagiging single. I have freedom, of course. We all know
how important freedom is. So freedom, kasi you can do whatever you want without asking for a permission ng boyfriend or girlfriend mo. Kasi yun yung kadalasan na pinag-aaway ng mga mag-jowa, diba? Manbawa si boy, gustong mag-dota, mag-basketball, and then si girl, palda, o syempre, hindi niya pa papayagan si jowa. So, ayun, mga ganun ka, simpleng bagay. May freedom ka without asking anyone. So, secondly, we have more time with family and friends. Dito, guilty ako. Kasi naalala ko sa past relationship ko, as in, wala akong time sa family and friends. Sa family kasi, nagkaroon kami ng family feud noon. Pero wag natin pag-usapan yun. And then, ayun nga, sa friends ko, sa mga best friends ko, ayun, nawalan din ako ng time masyado. Ayun, hindi ko sila masyadong nakakasama kasi masyado akong in love kay boy, masyado akong focused sa kanya. Ganon. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganon or normal yun sa ibang relationship. Let me know, guys. Yung feeling ko kasi noon na napupunan niya lahat, na feeling ko siya lang yung kailangan ko, yun pala, may nilalandi ng iba. Charot! Naka-move on na tayo dyan. So, ayun nga, you will have more time with family and friends. And then, pangatlo, importante to, savings. Kapag single ka, papansin ko lang, mas nakakaipon yung tao. Siyempre, less gastos, less dates, ganyan. So, ayun, mas makakaipon ka kapag single ka. I think mas nakaka-relate dito yung mga lalaki. Ewan ko, kasi yung karamihan sa mga friends ko, mas nakakaipon yung mga guy friends ko na single kesa sa mga babae. Kasi ako, ayun, guilty rin ako dito kasi magastos ako eh. I eat out, buy clothes, makeup, ganyan. So, yung mga ipinang-date ko dati, ayun, nasa makeup and clothes ngayon. Lalong-lalo na sa food. Number 4 is focused sa career. O nga naman, kapag single ka, mas nakakapag-focus ka sa career mo. Yung mga artista, diba, matatanda na pero single pa rin, pero pak na pak naman yung career nila. So, same sa experience ko. I was doing modeling before kasi, pero si ex, hindi siya ganun ka-supportive. So, ako naman si ate mo, syunga-syunga, na mas pinili siya. So, ayun, nakasira ng career. So, ngayon na eto, single, I think, mas makakapag-focus ako sa career na gusto ko. And lastly, and this is my favorite, magkakaroon ka ng more time sa sarili mo. So, based on my experience din, sobrang gustong-gusto ko to kasi, ayun, mas nakilala ko yung sarili ko. At dahil nga, mas nagkaroon ako ng time para sa sarili ko, mas nahanap ko yung dating ako na nawala while I was in that relationship before. Ang saya lang sa feeling. So, sa mga tao dyan na single like me, huwag kayong malungkot. Piniprepare lang tayo ni God para kapag dumating na yung tao na meant to be para sa atin, pak na pak tayong haharap sa kanila, diba? So, oo, single ako matagal na, 5 years na nga, pero hindi ko minamadali yung sarili ko. Kasi naniniwala pa rin ako na love comes when you least expect it. Tama naman, diba? So, ayun na nga, chill lang ako, but I'm not closing my doors. May gustong mandigaw, sige, go. Tingnan natin, diba? Hindi naman natin alam kung ano mangyayari talaga. So, sana kayo din, guys. Huwag kayong malungkot. Just take it easy and enjoy the process. I-trust na lang natin si Lord sa kung ano man yung plano niya sa ating pending love life. Darating at darating din yan. So, I hope na nagustuhan nyo yung vlog for today. Kung meron kayong comments or suggestions
or kung ano man yung gusto nyong ibahagi, leave it in the comment section down below. So once again, maraming salamat po sa 1,100 plus na subscribers ko. And kung nanonood ka nito ngayon at kung hindi pa kita subscriber, please do click the subscribe button down below. And then kung bet nyo naman, i-click nyo na rin yung bell, yung notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong vlog, eh magiging updated kayo. Thank you so much for watching. Good night. Bye.